Mga kapatid, kapapasok lamang po na balita, pinangangambahang inatake na ng Russia ang Kharkiv City sa Ukraine. May makakapal na usok daw na nakita sa ibabaw ng syudad. Sinundan pa raw yan ng mga tunog ng pagsabog. Bago ito, nagbabala si Russian President Vladimir Putin na magkakaroon sila ng military operation sa Ukraine sakaling hinintuhan ni President Putin ang umano'y pangdededma ng Amerika sa hiling nila na huwag hayaang makasali sa NATO ang Ukraine. Bago yan, nagdeklara ang Ukraine ng state of emergency dahil sa patuloy na paninindak umano ng Russia. Magbabalita si Marian Enriquez. Halos di na natitigil sa pag-iikot ang mga sundalo sa Ukraine kasunod ng itinaas doon na state of emergency. Dahil yan sa patuloy daw na panghihimasok ng Russian military sa dalawang rehiyon na nagre-rebelde sa Ukrainian government. Isang buwan itong magtatagal at pwede pa raw ito ma-extend depende sa sitwasyon. This is the street right now. Everything is peaceful. Pero ang mga kababayan natin sa capital city na Kiev, hindi pa raw ramdam ang tensyon. Katunayan sa video ni Ruby Jean na isang Pinay at ng mister niyang Ukrainian na si Vladimir, kitang payapa naman sa Kiev. Pero okay naman po dito sa Kiev. Wala naman pong mga ano na makikita sa labas, na may away o ano-ano. Siyempre may takot po. Pero okay naman po kami kasi ang Philippine government, todo suporta po talaga sila sa amin. At saka open po yung offer nila na kung gusto namin umuwi, anytime naman po. I don't see any reason to worry. I mean, you just have to stay calm. But the fear of an invasion, of course, yeah. Sa amin, chine-check kami lahat. Isa si Ruby Jean sa halos 400 Pilipino sa Ukraine na posibleng maipit kapag tuluyan umanong nanakop ang Russia. Pero sabi ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Loxin, ang mahalaga ngayon ay mailipat sa ligtas na lugar ang mga Pinoy doon, bagay na tinututukan na raw ng OWA. Sa ngayon, wala pa naman report ng naglalabanan ng mga military forces. But ang sinasagawa ngayon is in-country relocation ng mga OFWs. At least 3 batches of OFWs have been relocated to safe. Sa ngayon, nadagdagan pa ang tropa ng Russia na idineploy naman sa northeastern border ng Ukraine. 50 milya ang layo mula sa Kharkiv na pangalawang pinakamalaking lungsod sa Ukraine. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5.